Okay, so isa pa palang umaga po sa ating lahat at a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. So nandito tayo ngayon sa Deka Home sa Marilao, Bulacan mga kabasher, no? So meron po tayo ditong aircon na tatak ay Midea. So ang issue daw po nito ay namamatay di umano ang outdoor unit, no? Then syempre kapag namatay hindi nga didiretso ang ang lamig. Then pinaservisan nila ito sa iba't ibang mga technician, pabalik-balik sila. Iba. Pabalik-balik sila. No, hindi nila mapatino hanggang sa nilinis, pinull down, kinargahan ng freon, ganun pa rin, namamatay pa rin ang outdoor unit. So, tunghayan natin sa mga oras nito kung ano nga ba naging problema, bakit namamatay ang outdoor unit kahit walang error mga kamaster. Okay? Okay, so natanggal na ho natin yung yung terminal ng ating compressor. So back to basic ho tayo, no. Kukuhaan ng pumuna natin to ng resistance windings ang ating compressor kasi iba't ibang technician na ang humawak ho na ito ay hindi ho napapatino. So tingnan ho natin ngayon kung ano talaga pinaka problema, no. Tama sabi mo. Okay, pagkatapos ho nating makuha yung resistance windings ng ating compressor at ang nakakalungkot nga ay bagsak na ho yung ating resistance windings mga kamaster, no. Sa UV 2.9 ohms, UW 5.1 at VW ay 4.7 ohms. Bahala ka sa buhay mo, ginusto mo yan. Pero sa pagkakataong ito, 2.9 ho ang ating nakuha. So malaki ho ang possibility, no? Base sa ating mga experience na ang problema ho ng ating aircon ay windings mga kamaster, no? Kaya nga hindi ho kayang patinuin ang ating mga kababayan na mga technician dahil nga hindi ho sila bumalik sa basic na troubleshooting. Karga lang alam nila, then pagkalipas ng isang araw, wala na naman. So hanggang isang araw, dalawang araw kung tinatagal ng lamig, pabalik-balik na sila. Iba, pabalik-balik sila. So wala talagang napapala yung ating minamahal na customer kaya nagpasaklolo na sila sa atin. Okay? So pangalawa ho nating i-check, no? Ituturo ko po sa inyo kung paano nga ba ang tamang pag-check ng inverter mga kamaster. Okay? So iset na ho natin to sa sa capacitance. Ang isusunod ho nating i-check ay itong running capacitor ng ating fan. Ayan. Tingnan natin kung pasok pa nga ba ito. May rated value siya na 1.5 microfarad. Tingnan natin kung ilan yung nakukuha natin. So meron tayong nakukuhang 1.1 microfarad na lang mga kamaster. So bagsak na rin ho yung capacitance ng ating 1.5, no? Tapos yung ano niya, capacitor niya 1.5 pero yung actual natin ay 1.1 microfarad na lang mga kamaster. So may epekto rin ho ito. Kaya nga sinasabi ni ating minamahal po sa mga namamatay daw. So kapag mahina po yung iba po yung condenser fan natin, yung distribution ng condenser fans, so bibilda po yan ng temperature kaya natitigok na nag-overheat ho ang ating compressor mga kamaster. Okay, so ang gagawin ho natin, i-check na ho natin i-check na ho natin ngayon yung pressure. Ibabalik na ho natin to, then papaandar na ho natin siya. So far dito wala ho naman ho tayo nakitang problema mga kamaster, pero magkaganoon pa man i-check na rin ho natin yung yung sensor. Okay, so naibalik na ho natin itong takip ng ating Midea. Okay, so dito magkakaalaman kung ano talaga ang totoong issue kasi, 'di ba? Naka-close ka na. At paalala, bukas ho yung ating valve, paalala bukas ho ito. So dapat chine-check ho natin yung mga balbula mamaya kasi kaya ang ingay-ingay ng compressor kasi nga nakasarado yung valve, no? So dapat chine-check ho natin. Ngayon magkakaalaman na kung talaga nga bang sira ang compressor o pasira na ang compressor. Sige sir, una ulit natin. Okay, tingnan natin dito. So, gumana ng ating fan. Tingnan natin yung compressor. Kung gagana. Gumana rin ang ating compressor.
Napapansin niyo bumibirit siya, pero yung tinamo yung pakinggan natin yung ano, yun oh. Tunog. So hindi ho yan sa ano ha. Mga masira, hindi ho yan sa takip ha. Yun oh. Mababa yung amperahe, mababa ho yung ating karga, 85 PSI, 2.9 amperes. Napakababa ho na ito, yung ating amperahe. So, obserbahan muna natin to mga kamasya ng mga 5 minuto, okay? Okay, pagkalipas ho ng ilang minuto. So, paalala ha, yung mga tornilyo ho na ito ay nakakabit ha. So hindi ho reason, baka sabihin nyo na hindi, vibration lang yan ng ano kamaster ng unit, hindi. So sa compressor ho talaga to, yung ingay na to mga kamaster. So 3.8 amperes mga kamaster. So mababa ho yung amperahe, mababa rin ho yung kanyang 75 PSI lang yung kanyang ano no, kanyang pressure. So ganito, ang gagawin ho muna natin, susubukan ho natin na kumpletuhin yung karga. Okay? Kapag kinumpleto natin yung karga, malalaman at malalaman natin kung hanggang saan na lang yung kayang i-adapt na pressure ng ating compressor. So, kakargaan ho muna natin, i-set up ho muna natin yung ating mga hose. Okay? Okay, so nakaset up na ho yung ating refrigerant tank. Okay? Then, kagahan na ho natin. So, may 75 PSI ho tayo. At 3.9 amperes at nagyayalo ho yung ating yun o. Nagyayalo yung ating liquid line. So nakapag-parts na rin tayo ito. Yan. Nag-parts na lang ulit tayo. Okay, so kargahan na ho natin. Yan. Tingnan natin kung ano magiging stand ng ating gagawin ngayon. Pero paalala, yung ating compressor ay talagang may tama ho yung ating resistance winding sa ato yun. So, namamatay ho ang compressor. Ngayon, kina-cut off ho siya ng ating ito. Off niya na, sir? No. Talagang wala eh. So, ipapakita ko ho sa inyo. Kaya ho siya namamatay kasi kina-cut off ho siya ng screwdriver ito. Kina-cut off ho siya ng ating discharge sensor. Yan. Yes, Daddy. Tanggalin ulit natin to. Tanggalin mo na ulit natin to, ha? Okay, nabuksan na ho natin ulit ha. Papakita ko ho sa inyo. Okay, papakita ko. Kaya siya nagtitrip. Ayan o, dahil sa yung sensor natin. 136 Fahrenheit yung ating discharge pipe. Ngayon yung high head ng compressor ay, ayan o, 200. Ang ano ho niyang kamasir ha? Ang init ho niyang sobra. So, tinitrip ho siya ng ating, tanggalin muna natin to. Tanggalin muna natin to, papakita ko sa inyo. Okay, so natanggal na ulit. So, ito ha. Ito yung discharge pipe. Yan o. Mayroon tayong 140. Yan o. So, dahil ho dito, no, sa discharge pipe natin, kaya tinitrip niya yung ating compressor kasi protection ho. Protection ho ito sa ating compressor para sa agarang pagkasira. Pero yung high head ng ating compressor ay 207. Yan o. Kanina 211. Siyempre, mahukul down na mahukul down ulit yan. Yan o. So, kaya tinitrip ho siya ng ating discharge sensor, mga kamaster. So, ang tanong, ano talaga ang problema niyan? Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan. Eh, pwede bang palitan natin itong ano? Para mawala ho yung high temperature, pwede bang palitan natin itong munang ano? Itong kapasitor? Pwede naman ho. Tungkol sa bagay na yan, pinaghandaan ko na yan. Okay, sa'yo mga kamaster, no? Meron ho tayo dito mga daladalahan na buti may dala akong running capacitor na to. So check na ho natin.
Kasi baka isipin nyo hindi mo kasi pinalitan yung condenser fan capacitor, kaya mag high pressure, high ampere talaga yan. Mag high pressure talaga yan, high temperature. Yeah, sige, yan 1.494 microfarad. So, yan, salpak natin to down para magkaalaman. Yan. So, isasalpak ko muna natin to doon, mga kamaster ha, para mapaandar natin. Kapag ito, no, para maging fair, kasi hindi natin maiiwasan na magbigay ng komento na hindi, kasi hindi mo kasi pinalitan yung capacitor ng fan, kaya syempre mahina ang ikot ng fan, kaya mag-high pressure o high temperature. Hindi nga ho high pressure kanina kasi 75 nga ho eh, di ba? So para sa ikabubuti ng lahat, di palitan natin ng 1.494 microfarad. Ito kasi 1.1 na lang to. So, sasalpak ko muna natin to doon. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan. Okay, so ito na yung pagkakataon na finalize na natin. Kabitan natin lahat, pati yung capacitor. Ito na yung pinalitan natin na capacitor, yung fan capacitor, yung condenser fan capacitor. So, paandarin na ho natin, sir. Okay na ho ito. Paandarin na ho natin. Yo! So, pinalitan lamang ho natin yung ito. Yung ating condenser running capacitor, kasi nga ho nagtitrip di umano hindi ho nakita ng ating mga kababayan na technician. Okay, so meron tayo na ho, pinandar ho natin siya ng alas 12:51 ng hapon. Ayan. So tayo po muna ay observan ho muna to ng mga siguro mga 30 minutes, mga kamaster, okay? Titingnan natin kung mamamatay pa, okay? 2,000 years later. Okay, so pagkalipas ho ng mahigit isang oras, kasi kanina 12:51 yata tayo nag-absorb, no? So ngayon ay alauna 53 na ng hapon. So isang oras natin siyang in-absorb, mga kamaster, no? Para talagang masubukan natin kung talagang mamamatay. Hindi siya kagaya kanina na saglit lang ay namatay na yung compressor, okay? So ang tanong, anong dahilan bakit namamatay ang compressor kahit walang error? Kasi yung EC kanina eh, hindi naman natin na nakita, no, na nag-e-error ng EC. So ngayon, bakit hindi nag-register ng EC yung ating system? Hindi natin alam, malamang natakot. So ito, ang dahilan kung bakit ho namamatay kahit walang error yung ating aircon, kasi ito nga ho. Dahil ho dito, kaya namamatay ang ating compressor kasama na ho yung ating condenser fan. Kasi nga ho, weak na ho itong ating condenser fan capacitor, mga kamaster, kaya hindi talaga tumutuloy ang ating compressor at saka undercharge din, 75 psi ang ating nakuhang working pressure kanina, pero ngayon ang ating pressure ay 125, meron tayong nakukuhang 125 psi, mga kamaster, at ang ating amperahe ay 5.9 amperes, mga kamaster. So ang dahilan, ang dahilan kung bakit namamatay kahit walang error ay ito hong fan capacitor. So ito yung hindi nakita ng ating mga kababayan na service center at ang kababayan natin mga ibang technician, kasi iba't ibang technician na hong pumunta dito, hindi ho nila mapatino, pabalik-balik ho sila. Iba, pabalik-balik sila. Okay, pabalik-balik ho sila. Ito lang pala ang problema, mga kamaster. Okay, so okay na po ito. So mahigit na isang oras ho natin inobserbahan, kasi nga pwedeng mamatay ang ulit ang compressor. So at least nandito tayo, pero sa pagkakataong ito, alhamdulillah rabbil alamin, so hindi na siya namatay, dahil nga sapat na yung capacity ng ating capacitor para i-discharge niya yung init na pinoproduce ng ating condenser, mga kamaster. Okay, so okay na po, no? Sana nakatulong itong munting video na aking ibinahagi na naman sa ating mga kababayan na technician, na kapag ka namamatay ho ang ating outdoor unit, syempre hindi ho magtutuloy-tuloy ang lamig ng aircon na to. Although pinull down na ng ating mga kababayan na technician na pinull down na ito, after ma-pull down, hindi pa rin gumana kung ano na pinaggagawa nila dito, hindi pa rin gumana, namamatay pa rin. So sinukuan na nila, kaya nagpasaklolo na sa atin ang ating minamahal na customer. Actually, ang ating minamahal na customer ay teacher at isa ring vlogger, mga kamaster. Alhamdulillah rabbil alamin. So okay na po ito. Maraming salamat po sa inyong lahat.